Balik po tayo sa mga balita. Papayagan muli ng Philippine National Police o PNP ang mga sibilyan na magmay-ari ng mga matataas sa kalibre ng mga armas. Kasunod po yan na ang pag-amyenda ng Implementing Rules and Regulation o IRR ng Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Law. Suportado naman ito ng ilang anti-crime group. Report mula kay Mar Gabriel. Ede! Madalas pinapraktis ni Mangboy Evangelista ng Volunteers Against Crime and Corruption o VACC ang kanyang 5.56 assault rifle. Nabili niya ito bago ang implementasyon noon ng RA 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Law na naglilimita sa mga sibilyan na magmay-ari ng mga high caliber firearms. High power, mas madaling i-handle as compared sa mga shotgun or other long firearms kasi medyo high velocity siya, mahaba ang barrel. Kamakailan lang, bumuo ng technical working group ang Philippine National Police sa utos ni PNP Chief General Benjamin Acorda para pag-aralan ang pag-amyenda sa Implementing Rules and Regulation ng Batas. Partikular na rito ang probisyon na nagbabawal sa mga sibilyan na magmay-ari ng long firearms. Pwede na pong magmay-ari po ang sinuman po na sibilyan ng 7.62. Yung po yung M14 po eh, pababa po. Basta po yung baril po na yon ay hindi po siya automatic po yung sa selection po niya. Yun po. At ngayon po yung amendment po sa IRR. Ang VACC, ikinatuwa ang hakbang na ito ng PNP na malaking tulong daw sa proteksyon ng mga sibilyan. Magagamit din ito sa insurgency at external defense issue na kinakaharap ng bansa. It's about time na pwede naman pagbigyan ulit ito, no? Ibalik yung mga ganitong high power firearms simply because for total security rin. Later on, ano, alam naman natin, masyadong heightened yung conflict ng China sa West Philippine Sea. So in case of external threat, well trained tayo, mga civilians nasa high power, at least it will serve as an equalizer. Ang ilang nasa firearm industry, ikinatuwa din ang ginawang pag-amyenda sa batas. Sa ngayon kasi, tanging ang mga nasa law enforcement agency lang ang nakakabili ng mas matataas na kalibre ng baril. Waiting pa rin po kami dun sa kung ano yung magiging guidelines, ano yung requirements para sa pagbili ng mga caliber 5.56 rifles. Wala pa rin po kaming nare-receive na any guidelines. Ang ilang gun owner naman na inabutan namin sa tindahan, hati ang opinyon ukol sa pagbabago sa batas. May disadvantage at advantage. Advantage, kung in case man magkagaya dito sa Pilipinas, makakadepensa yung mga Pilipino, mga civilian. Disadvantage, pag hindi marunong yung nagdadala o yung taong na-issuean nito, pwedeng maapektuhan yung mga ordinaryong tao. Sana ang mabigyan lang ng karapatan ay yung talagang legitimate na mag-ingat ng barel. Okay ang barel, pero kung ang mag-iingat ay responsable, delikado ang mamayang Pilipino. Kasi kailangan higpitan ng batas na hindi lahat ng individual ay makapag-ingat ng armas. Tiniyak naman ng PNP na hindi nila papayagan ang sinuman na abusuhin ang naturang batas. This is a regulated law, so kung meron po tayong makikita later on na may pang-aabuso at may makikita po natin na itong amendment po ay aabusuhin, then we will enforce strictly what is written in the amendment rules po. Naisumitin na raw ng PNP sa UP Law Center ang amendments ng IRR para sa publication nito at pagkaraan ng 15 araw ay saka pa lamang ito magiging epektibo. Mar Gabriel, para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat.